ito mga kasama, no, ang kasalukuyang clearing operation ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Situasyon dito sa Lawasan Mars kung saan nagkakaroon po ng training operation ang Eastern Mindanao Front sa Bangsamoro Islamic Armed Forces against ISIS in 5 groups, mga kasama. So mahigit 2 oras itong palitan po. Ito yung clearing operation. Ito mga kasama, ang sitwasyon po dito kung saan mayroon pong dalawang naiwan dito na dugo, no? Magkahiwalay. Mayroon pa doon sa kabila. Ito po mga kasama ang forces ng Eastern Mindanao Front against ISIS spy group. So may sniper po, kaya ito. Meron po dito, no? Ayan, ayan. May sniper po. So ito, no? Mayroon pong sniper. Mayroon pong isang meron pa isang grupo doon. Ayan mga kasama. Ayan. Idinigal ko na pero sige. Sama ang sitwasyon dito. Ayan, medyo humo pa ng konti ito, kasabay naman malakas na buhos ng ulan. Malakas po ang buhos ng ulan mga kasama, kasabay po ng clearing operation ng M60 dito ho, sa kabila. Ayan. So malakas po ang buhos ng ulan dito po sa Ligawasan Mars, kung saan kasalukuyang pong nagkakaroon ng firefight ang Bangsamoro Islamic Armed Forces ng Eastern Mindanao Front against ISIS inspired group dito po sa may narasakupan ng bayan ng Gato Mutawal sa Maguindanao mga kasama. So ito ang sitwasyon dito mga kasama.
So ito, malakas po ang buhos ng ulan. Yan po yung mga kalaban, mga kasama sa may punong kahoy dyan. Ayan. Ito. Ayan. Ito, malakas po ang buhos ng ulan. Okay. Ito po ang sitwasyon dito po, mga kasama, sa Ligawasan Mas, sa malapit po ito sa boundary ng Barangay Kudal, Barangay, hindi ko matandaan kung anong barangay itong napasukan natin. Pero ito ay tayo nagpapasalamat po sa pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front, sa pamumuno po ni Commander Jack Abbas, na pinayagan po ang team ng DXMY na magpasok po at mag-cover dito po sa nasabing bakbakan ng mga Mujahideen against ISIS-inspired group, mga kasama. So ito ang sitwasyon po dito sa nasabing lugar. Yan. Ayan. Ayun. Promise pa. Ito nga, ito nga. So, ito po ang sitwasyon. Dito po, mga kasama. Dito po nag-forma itong nag-formation. Ito pong mga kasundaluhan ng Liberation Front. Ayan. Kumusta ang sitwasyon dito, sir? Kumusta po? Ay ko, sir, mahirap din kasi ano, hindi natin alam kung saan yung kalaban dito ba. Pero kumusta ang forces niyo? Wala po bang naitalang tinamaan po sa ngayon po? Tawa ng Diyos, sir, parang wala rin naman. Okay, thank you po, thank you. Okay. So ito, mga kasama, malakas po ang buhos ng ulan. Ito, may mga sniper po. Ito po yung kanilang commander dito. Ito, sir, kumusta po ang sitwasyon dito, sir? Okay rin ba? Wala rin natamaan sa mga tauhan ko. Okay rin. Opo. Gaano katotoo na meron pong kayong na-capture na dalawang barit po? Meron din. Totoo yun. Meron. Opo. Mga ilang oras po itong pagpasok po dito? Mga siguro mga anim. So tuloy itong pag-assault ni sir? Oo, tuloy-tuloy rin. Tuloy-tuloy ng mga tropa ko. Tuloy-tuloy. Yan. Assault! Yan din ang mga pusto ng mga ISIS. Sir, yan sa mga kwan. Kasama niyo pa doon, sir, sa kabila? Oo, kasama namin yan. Okay. Ito, mga kasama, putik na po itong halos hindi ko na makilala ang itsura ko sa putik. Pagkat nabasakan po ito, open field. Ayan, yan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ito. Tayo nagpapasalamat po sa MLF na pinabigyan po tayo na makasama dito sa nasabing Hot Pursuit Operation against ISIS-inspired group. So napagiwanan po tayo dito. Ayan, yan. Dito na sa may palayan. Ang paako po, mga kasama. Ayan. Hindi ko na makilala. Ayan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ito. Ito, mga kasama, no. Ayan, yan. Yung target po nila nandoon. Meron ba po dito? M79 ito siguro, puputukin. Wala. M79, mga kasama. Ayan. Para magpaputok ito.
So ayaw natin baka mag-backfire. Okay. Madami tayo dito. Ayan. Ayan. Ayan 79 ito. Oke. Okay. Ito mga kasama, meron pa dito. Ito mga kasama ang sitwasyon dito. Meron pa doon sa kabila. Kabilang kulang. At meron pang reinforcement grupo ni Commander Masdal dito ho, mga kasama. At ito, no? Ayan. Ayan, mga kasama. Meron pong baril dito, mga kasama, na iwan po. Andito. Isa pong barit ang naiwan dito sa itong ano ba itong tawag dito, itong sa pintuan, no? Naiwan po ang isang barit dito. Ayan po, meron pa pong manakanakang putukan sa kabila, nag-response pa po sila dito. Sige, mga kasama, ayan yan, rumis back yung doon sa kabila. Yan, no? Dalawa na po ang naiwan dito, mga kasama, na mahabang kalibre ng baril. Ito pong sinasabi nilang barit, mga kasama, yan barit po. At ito, malaking butas po dito na tinamaan po ng MC-29. Ayan. So dalawa po yung na recover dito na barit. At ito, nag-release pack sila sa kabila. Ayan. Ayan, ito mga, medyo magtago tayo sapagkat yung bala ho, dito nakaharap sa atin, may mga sniper po, ang ISIS spy group, na grupo po ni ang dating commander na namatay, si Commander Baumul Paglas. Yan mga kasama, ang sitwasyon. Dito, tayo po ay mapalad na pinagbigyan ng Eastern Mindanao Front na magka-cover dito po sa nasabing pulse operation ng BF, again, ISIS inspired group, mga kasama. So yan, ito po, nagkalat po ang ayan. So yan, wax po ito ng bala, no? Ito po, parang bala ito na, ayan. Nagkala sa mana sirka, ano mong po na niya, magkapagtalo sa niya, naman na siya sa iruda. Yan, panay ang pagkipagtawagan ni Commander Robertson kay Commander Chuck Abbas. Dito ho. Nasa RB po yung nasabing commander. Nagkalat po yung mga gamit dito, mga kasama. At may mga dugo pa po, mga kasama. Yan, oh. Dugo. Ayan. May dugo po dito, mga kasama, no, sa kwarto. Ayan. So napasok na natin itong nasabing target na bahay, pero ayon dito sa mga commander ng BF ay tuloy ang kanilang pulse operation. Pinaunahan po ni Commander Oceanic, Commander Mazda at Commander Robertson. Ayan, mga kasama, no, ito pa yung mga captured dito. Dalawang, ayun, yung isa tila tinamaan ito, naputol. Ayan si Commander Brando, andito ho. Yan po yung sitwasyon dito. Mga kasama, nakakapagod. Kanina pa kami tumatakbo, crawl, ganito ang sitwasyon dito, mga kasama. So ito, no. Ito po yung tinamaan ng bala. Ayan, no. At dito po, MC-29. Ito yung nakuha natin ng video kanina na MC-29 na sumabog. Ayan. Ito, mga kasama. At dito, medyo magtago tayo sapagkat sniper po ang nakakatakot dito. So yan po yung ano dyan, yung mga ano bang tawag dyan, yung mga punong kahoy dyan. Dyan po nagtago yung sniper papunta dito, mga kasama. Yung mga sniper. Ayan. So ito ang sitwasyon dito sa
Ligawasan Mas, ako po ng bayan ng Dato Muntawal, lalawigan ng Maguindanao, Danao del Sur. So ito mga kasama, isa-isa nila yung isang bahay po doon mga kasama. So po muna po ni Commander Oceanic at Commander Mazda. Dito po. Ayan. Yan po yung bahay mga kasama na isa-search nila. Diyan po kanina yung mga po. Ayan. So lumipat po tayo sapagkat yung kanina na assaulting team ay doon po sa kabila. So ito mga sundalo po ito ng Eastern Mindanao Front ng Bangsamoro Islamic Armed Forces na pinangunahan po ni Commander Jack Abbas. At ang kalaban nila dito ay ang ISIS inspired group na mga takot sa umano ni Commander Bobol. Ayan. Meron pang isang grupo doon. Doon po tayo nanggaling kanina mga kasama. Ayan. So doon sa kabila advance po tayo sapagkat itong formation nila ay 3-4 squad formation ata ito or L-SIP, no? So ito i-clearing nila itong bahay dito na pinamumugaran ng mga ISIS. Ayan. Ayan. So ito kapagod. Ayan. Ayan. Ito mga kasama ang sitwasyon dito ho sa Ligawasan Mas. Sako po ng Dato Muntawal sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Ito ang pinangyarihan, no? At ang palitan ng putok. At nasa harapan natin si Commander Oceanic, nandito po. Dati po itong area coordinator, cluster 2 ata ito siya, o 1 ng cluster 2 ng special geographic area. Yes. Ito. So nagkalat po yung mga gamit dito mga kasama. Ayan. Bandila po na itim. Itong nakikita natin dito. Ayan. So nandun pa ibang tropa. Hindi tayo matagal dito sir, yung ibang tropa ninyo nandun sa likod.